started that God commanded us to give our tithes and offering. So why we give our tithes and offering? Una, to support, di ba, the church. Yung mga gawain po ng iglesia, yung mga bills po natin according to Malakay 3:10. Sabi doon sa Malakay 3:10, ano lang sabi doon, Sister Demi? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ang inyong mga masaganang pagpapala. We give our tithes in offering, mga kapatid, to support the church, to support the mission. May mission po ang church, mga ginagawa po natin. At sometimes, di ba? May di ba, okay. And so, that's why we give. And the reason why we give, mga kapatid, higit sa lahat, is to bring back the worship to God. Ibabalik natin yung ating papuri sa pamamagitan po ng ating pagbibigay at pag-iika po. And God commanded us, di ba, mga kapatid? God commanded us to give according to Malakay 3:10. Binigay po ng Lord yung command sa atin, even yung ating pong mga offering. At sa Proverbs 3:9-10, ang sabi doon, honor your God, pero dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ang inumin ay hindi na matutuyuan. So God commanded us to give, mga kapatid, even to parangalan natin si Yahweh sa kung anong meron po tayo. And, you know, mga kapatid, when God commanded us, hindi lang siya mananatili doon na kukuman ka lang, give. Hindi lang siya nanatili. God is giving us the assurance na yung sisidlan mo, yung ng inumin ay hindi matutuyuan. Yung kamalig mo ay hindi mawawalan. God is giving us the command, but give us the assurance na hindi po tayo mawawalan. Binibigyan tayo ng promise ng Lord na hindi mawawalan yung ating mga kamalik. And God will support those things. Sa atin na mga caregiver, God is supporting our employer. Kahit na mahirap yung trabaho, kahit na mag-resign ka, kahit na i-release ka, God is providing the things na kakailanganin po natin. Higit sa lahat, mga kapatid, hindi, after all, it belongs to God. Ang lahat ng meron po tayo sa Panginoon po iyon. At it is holy. When we give our tithes and offering, mga kapatid, it's so holy to God. Kasi sa Kanya yon. Yung ating offering sa Kanya din po yon. At huwag natin kakalimutan, mga kapatid, turuan natin yung ating mga puso magbigay. Turuan natin yung ating mga puso na mag-ikapo. Ito po ay hindi para sa ikakayaman ng isang tao sa atin. But ito po ay pagpapakita po ng ating respeto sa Diyos na meron po tayo. Pagpapakita ito ng worship natin sa Panginoon. Pagpapakita po ito ng ating pong pagtitiwala sa Diyos na meron po tayo. Let us pray. Heavenly Father, we glorify your name, O God. We exalt you, Lord. Thank you so much for all the source of income, Panginoon, na patuloy niyo pong sinusustain sa bawat isa po sa amin. Thank you for all the employers that you've given, Panginoon. Salamat sa kanilang kalakasan. At higit sa lahat, Panginoon, ina-acknowledge namin na sa inyo po galing ang lahat ng meron po kami. Kaya nga, Ama, itinataas po namin ang aming pong mga tithes and offering. Panginoon, na kayo po yung mag-bless. Panginoon, at magamit po ito para sa inyo pong kapurihan, para sa ikakalawak, Panginoon, ng inyo pong kingdom, Panginoon. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Special. Ah, nagdadalo po sa bawat sa tayo.